paano nga ba ginagawa ang gasolina? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang mahal ng gas ngayon, no? Halos lahat kasi tayo gumagamit nito. Sa pagluluto, para paandarin ang sasakyan at kung ano-ano pa. Lahat ito nangangailangan ng gas para gumana. Bigla mo rin bang naisip kung saan ito nanggagaling? Tara at panoorin natin paano nga ba ginagawa ang gasoline mula sa krudo. Kaya manood, mag-relax at matuto. Drilling. Ang krudo o crude oil ay mabaho, malagkit at kulay itim na liquid na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Pero hindi lang ito basta sa ilalim ng lupa ha, as in daang metro ang kailangan hukayin para makuha ito. Ang paggawa ng langis ay isang komplikadong proseso na dumadaan sa maraming steps at nangangailangan ng mga modernong equipment at technology. Ang oil drilling ay nagsisimula sa pagtatayo ng tinatawag na oil rig. Ito ay isang mataas na structure na may malaking drill o barena. Magsisimula itong maghukay pailalim sa lupa. Ang drill na ito ay umiikot ng napakabilis para tumagos sa mga matitigas na bato at kung ano pa na maaaring madaanan ito sa ilalim ng lupa. Para mapanatili ang temperature ng drill at hindi masyadong uminit, nilalagyan ito ng special na fluid na tinatawag na drilling mud. Ito ay ibinubuhos kasabay ng pagbutas sa lupa. Ito ay humahalos sa mga bato at lupang nahukay ng drill at inilalabas sa ibabaw ng lupa. Ang parting ito ay napakadelikado dahil kailangan eksakto rin ng pressure habang nagdi-drill. Kapag sobrang baba ng pressure, hindi mabubutas sa mga bato at lupa sa ilalim. Kapag sobrang taas naman, pwedeng maputol ang barena o drill. Andyan din ang chance na magkaroon ng gas leaks galing sa ilalim ng lupa na pwedeng sumabog. Ang drill ay bumababa sa bilis na 5 meters kada oras. Kaya naman tuloy-tuloy rin ang pagdudugtong ng drill mula sa ibabaw ng lupa para mas malalim pa ang maabot nito. At aabot sila sa oil deposit o reserba ng petrolyo sa ilalim ng lupa. Extraction. Sa unang pagtama ng drill sa oil deposit, ang natural na pressure nito ay itutulak ang krudo pataas, pero hindi ito tuloy-tuloy. Kaya naman, ginagamitan ito ng tinatawag na deep well plunger pump para higupin pataas ang krudo mula sa ilang daang metro sa ilalim ng lupa. Imaginin mo na lang sa poso sa probinsya nyo, parang ganun ito pero tuloy-tuloy. Ang krudong nahihigop ay naglalaman ng carbon dioxide, hydrogen sulfide at natural gas. Ang mga ito naman ay dumidiretso sa isang gas disposal facility para i-refine o i-proseso. Refining. Ang krudo ay naglalaman ng pinaghalo-halong hydrocarbons na may kanya-kanyang dami ng carbon atoms. Dahil dito, iba-iba rin ang timbang. Ang pinakamagaan ay tinatawag na propane, habang ang mas mabibigat naman ay ginagamit sa paggawa ng aspalto. Papainitan ang nakuhang langis sa init na 370 degrees Celsius. Akyat ito hanggang sa pinakataas bilang vapor. Pagdating nito sa pinakataas, lalamig na ulit ito at maghihiwa-hiwalay depende sa bigat. Naiiwan sa taas ang mga panggawa ng gasoline dahil mas magaan ito, samantalang sa ibaba naman ang mga panggawa ng diesel at aspalto. Dahil sa bigat ng mga ito, sa kada 191 barrels ng krudo, mga 88 ng liters ng gasoline, 48 liters ng diesel, 26 liters ng kerosene, 7 liters ng propane, at 32 liters ng iba pang produkto tulad ng plastics at lubricants ang nakukuha. Ibig sabihin, nasa 45% lang ng krudong nakukuha ang nagiging gasolina. Ang galing, di ba? Ang gasolinang nakukuha ay tinetesting sa isang lumang makina para makita ang kalidad nito. Ang datos na nakukuha rito ay ipinapadala ng laboratory sa oil refinery para ayusin at kung may nakita silang mali sa proseso o timpla ng krudo para masigurong maganda ang kalidad ng produktong ilalabas.
pagkakarga sa tanker trucks at distribution. Pagkatapos nito, ikakarga na ang nakuhang gasolina sa mga tanker trucks. Hindi biro ang prosesong ito. Hindi kasing simple ng normal na pagkakarga ng gasolina sa iyong mga sasakyan. Isang maliit na pagkakamali lang, maaari itong magdulot ng napakalaking pagsabog. Ang bakal sa katawan ng truck ay pwedeng kumislap dahil sa static electricity. Kaya ang unang ginagawa ay pagsaset up ng protective measures para dito. May isa pang tubo na ginagamit sa pagkakarga ng gasoline sa oil tanker. Ito ay tinatawag na vapor recovery pipe. Dito dumidiretso ang vapor galing sa pagsasalin para hindi ito mapunta at makasira sa atmosphere. Nasa 4 million liters ng gasolina ang dinideliver sa mga gas stations araw-araw. Dagdag kaalaman tungkol sa petrolyo, alam mo ba na simula sa pagising mo pa lang sa umaga, ang nag-a-alarm mong phone na pinindot mo yung snooze button ay halos gawa sa plastic? Ang plastic ay isa sa mga produkto na nanggagaling sa krudo. Pagkatapos mong maligo, ang lotion na pinapahid mo sa iyong balat ay nanggagaling din sa krudo. Siyempre, magluluto ka ng almusal. Ang kalan na gamit mo para magprito ng itlog ay gumagamit ng gasolina na alam mo na galing din sa krudo. Sumakay ka na sa kotse mo na, oo, gumagamit din ng gasolina. Masaya ang biyahe mo dahil sa bagong gawang kalsada sa inyo. Makinis at walang lubak. Alam mo kung bakit? Dahil nilagyan ito ng aspalto. Yes, ang aspalto ay galing din sa krudo. At dahil malilit ka na sa trabaho, dumaan ka na lang ng coffee shop para bumili ng kape. Ang plastic cup na pinaglalagyan nito ay gaya nga ng sinabi kanina, galing pa rin sa krudo. Pagdating mo sa opisina, naubos na ang kape mo, buti na lang may malapit na basurahan na pwedeng pagtapunan. Gawa ito sa plastic. Alam mo na ang kasunod, galing sa krudo. Sa isang umaga pa lang, sobrang laki na ng parte ng krudo at gasolina sa pamumuhay. At patuloy pa rin ang parteng ito hanggang sa buong araw. Araw-araw.